third resource person for this afternoon's activity. Palakpakan nato si Senator Chiz Escudero. Hinihinda po kami talong pati na ipapabigay na lang namin sa inyo at isasama kayo sa nalaman sa loob ng ibang minuto para maipresenta sa hapon ito. Sa nag-aapat na pung taon, tinawag na lupang pangako ang Mindanao. Sa nag-aapat na pung taon, hanggang doon na lang ang Mindanao, pangakong napako at di na kailanman natupad. Hindi man ako. Sino man ang susunod na magiging pangulo ng ating bansa, para sa akin, ito ang dapat gawin. Una, tulad ng nabanggit ng taunang mga nagsalita, good governance. Linisin dapat ang gobyerno at dapat tugunan bilang pangunahing problema ng bansa ang corruption at pagnanakaw ng mga opisyal. We are losing approximately 100 billion pesos because of corruption in the Bureau of Customs. We are losing approximately 200 billion pesos a year because of corruption in the BIR. Ang deficit daw natin sa taong ito, 280 billion. May surplus pa tayo, matigil lamang ang pagnanakaw sa dalawa at kahit na hindi sarahan ng ayensya ng pamahalaan. How do we do this? We identify areas of discretion and try to limit or minimize it. Because in my book, discretion equals corruption. Minimize discretion, you minimize corruption. Eliminate discretion, you eliminate corruption. Second, we must focus on education. Only 4 out of 10 grade 1 pupils reach grade 6. Only 6 out of 10 grade 1 students reach grade 6. And only 4 out of 10 grade 1 students get to reach 4-tier high school. That is simply not acceptable. As the old adage says, put your money where your mouth is. We are only spending approximately 3% of our GDP on education. Only approximately 12% of our national budget on education. Standards for developing country provide for at least either 5% of GDP or 20% of the national budget should be spent on education. Third, we must focus our monies on infrastructure, especially on infrastructure projects that have not yet been completed. Half a bridge is like having no bridge at all. Half a road is like having no road at all. Hindi naman pwedeng pang nagpalitan administrasyon, panibago na rin yung mga proyektong pupondohan. Hindi naman po pwede na muling may retrato ni GMA yan, yung susunod na pangulo, hindi na itutuloy yung proyekto at gusto pagdaan yung tulay sa ibang daan o yung kalye sa ibang daan. Let us focus and let us complete incomplete projects and let us start and finish what we set out to do insofar as government infrastructure and road projects are concerned. Third, we must promote self-sufficiency and concentrate on agriculture, and that is where Mindanao comes in. Mindanao should be the food and agriculture basket of our country, simply because our weather patterns, our soil, and our slope dictate so. Hindi naman tatama na magtatanim pa rin tayo ng palay, halimbawa, sa mga lugar at regyon ng ating bansa na 15 bagyo ang dumadaan kada taon. Hindi naman po pwede na pipilit natin magpatubo ng isang pananim na hindi naman pwedeng tumubo sa lupain na hindi nababagay dito. We must focus on irrigation. We must focus on post-harvest facilities. We must modernize our antiquated harvesting, threshing, and drying methods so that we can catch up with our deficit of approximately 2 million metric tons insofar as our consumption of rice, to say the least, is concerned. Mahirap po talaga magsalita ng 5 minuto. Tanghuli at hayaan yung sabihin na malamang na sinuod namin sa talumpati lahat ng partikular. Sino man ang susunod na pagiging pangulo, dapat ibigay sa Mindanao ang karapat-dapat sa Mindanao. What am I trying to say? Sa Mindanao, ang binibigay ninyo sa ating ekonomiya ay humigit kumulang 17.7% ng GDP. Pero sa mga nagdaan taon,
ang binibigay lamang sa inyong budget ay 11-14% lamang. At the very least, it should be equivalent to what you're giving our economy. At the very least, it should exceed that because Mindanao needs more help than Luzon. The Philippines is not Luzon, and Luzon is not the Philippines alone. And if at all, we should remind anyone who is in government to give what is due and owing to Mindanao. Dahil sa mahina, kalye ay sira. Sa Mindanao, walang kalye. Sa mahina, sira ang tulay. Sa Mindanao, walang tulay. Marapat baguhin na yun ang darating ng gobyerno at darating ang pinuno ng ating bansa. Salamat at maraming salamat po sa inyo. Thank you.